10 years ago, 2009, naranasan natin dito sa Pilipinas ang isa sa pinakamatinding dilubyo ng baha at ng ulan, kung saan marami siyempre ang namatay. Kaya dito sa special episode ng Green Planet, pag-usapan natin at balikan natin yung mga karanasan natin sa Typhoon Ondoy. I'm Jack Logan, and this is The Green Planet. Sariwang-sariwa pa sa alaala ko yan eh. Isang basang-basang September morning 2009. Pauwi ako ng trabaho. Tatrabaho ko nun sa isang call center dito sa Quezon City. At nakatira naman ako dito sa San Mateo Rizal. Ang mga magulang ko naman nakatira sa Marikina. Pauwi ako nun. Sobrang lakas ng ulan. Nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko. Sabi niya sa akin, nasaan ka anak? Sabi ko naman, nasa trabaho, kakauwi. Kakalabas ko pa lang, pauwi na ako. Kasi umaga yun eh, panggabi ko. So, umaga, uwi ako. Kaya sabi ng nanay ko eh, kung nasaan ka man, huwag ka na umalis. Iligtas mo na yung sarili mo. Kalain mo yun. Makatanggap ka ng ganung mensahe sa nanay mo pa. So, syempre, nag-alala ako. Dali-dali ako umuwi. Sakay ako ng jeep. And kung familiar kayo dito sa may Batasan Road, no? Yung pababa mula Quezon City, pababa yan ah. Pagbaba mo eh, San Mateo na, no? And talagang doon ko na kita first time yung ganong kalaking baha sa tulay ng Batasan. And noong una, kala ko joke-joke lang. Baka ako trip-trip lang to, or baka sandali lang to, nagpabebe lang yung ulan or something. So I said, what the hell? Hanggang sa bigla na lang sinabi nung jeepney driver na hindi na siya makakatawid ng tulay ng Batasan at kailangan na namin bumaba. If you can imagine, yung tulay ng Batasan, yung tubig, maapaw na. And sobrang laki ng tulay na yon, ha? Na talagang kapag ikaw nalaglag ka doon sa tulay na yon, huwag ka nang umasang mabubuhay ka pa. So that's what I did, baba ako. And dinilit namin tumawid. I think mga tatlong pasahero na lang yata kami noon. Nakipayong pa ako doon sa isa. Kung napapanood mo to, hi sa'yo. Nakipayong pa ako doon sa isa and tumawid kami. So, hanggang sa nakarating kami sa pinaka-crossing ng Pure Gold and San Mateo intersection. Okay? Pagdating ko ron, nagantuhod na yung tubig. And doon ko na-realize na yung tubig nanggagaling sa Montalban area, sa mas mataas na bahagi ng Rizal. Then pasalubong sila. And nung time na yon, nagantuhod ko na yung tubig. And we're trying to cross kasi gusto ko na makauwi. Sa Ampid ako nakatira. And that's just, I think, about 2 kilometers away from Pure Gold, ano? 2 or 3 kilometers away lang yung bahay namin. So I think kaya ko. But yung tubig, hanggang hita na. Until nakita ko yung nanay ko na nasa second floor ng isang building. And nung time na yon, nalaman ko na inuntahan pala nila yung ibang kamag-anak namin sa Marikina para i-rescue. Pero naipit din sila sa baha and nandun sila, na-stranded sila sa second floor ng building. So, wala na akong choice kasi sobrang lakas ng current. Pasalubong na sa amin. And kung di ako nagkakamali, siguro mga 50 katao kami nung time na yon. Kung nanonood ka ngayon dito, share mo sa akin yung experience mo. Baka nakasama kita. Nagpunta kami sa Budget Lane area. Basta doon lang yon along sa San Mateo Road. Punta kami doon, Budget Lane. Ang tubig, hanggang dibdib na. And walang second floor doon sa pinuntahan ko. Sarado na yung supermarket. Hindi na kami makapasok sa loob. So all we have to do is stay there. Tumayo kami doon sa parking lot. And that was around siguro mga 9 or 10 o'clock in the morning. Nandun kami, nakatayo kami. Siguro may mga 50 katao kami na nandun sa Budget Lane.
na hanggang tubig yung, hanggang dibdib yung tubig. And we stayed there from around 9 or 10 o'clock in the morning hanggang 8 o'clock ng gabi. Seryoso, hindi ako nagbibiro. No. And we stayed there. Babad kami buong maghapon. And doon ay nawala na ng signal, nawala na ng kuryente, and so on and so forth. Masasabi ko na I'm lucky. Maswerte ako dahil yung tinayuan namin, although malalim, buhay kami. Okay? And nakakalungkot na yung mga kagaya ko na stranded, na pasahero, sinawing palad na mabiktima nitong baha na to. So, sobrang clear pa ng mga alaala na yun. Sobrang fresh pa ng memories na yun. So, fast forward na natin. The next day, napunta ako ng Marikina para bisitahin ko naman ang tatay ko. Ayun, sira. Pati yung pagawaan namin ng sapatos noon, sira din. Lahat ng mga makina na sira. Sobrang laki ng naging ano namin noon, naging problema namin noon. Maidagdag ko pa ng mga time na yung buntis ang asawa ko. Buntis siya sa anak namin. So, hindi ko siya na-contact simula nung araw na yon na nakatayo kami sa may budget lane. Hanggang next day, hindi ko siya na-contact dahil wala nga signal. So, ginawa ko, napunta ko doon. Lakad ako. Oo, lakad ako doon. Hanggang sa Marikina, talagang bumumakikita. Lalong-lalo na nung napadaan na ako ng Provident area, bumumakikita na yung pila ng mga nasawi nung time na yon. Nakakalungkot, nakakahiyak pag naiisip at naaalala ko eh. Bilang isang taga San Mateo at Marikina, syempre, isang kakaibang experience to sa amin, sa pamilya namin, kung saan marami kong kapamilya at kamag-anak na nakatira sa area na yon. So, ito isang bagay na talagang magiging parte ng aming experience. Kaya nilagay ko na to sa YouTube para sa mga susunod na taon na babalikan natin yung Ondoy, may mapapanood kayo. So, why are we talking about this? Ang kalikasan natin, kapag naningil yan, big time. Okay? Big time maningil yan. Kapag niloko mo ang kalikasan natin, okay, sige, magtapon ka ng basura, baraduhan mo yung kanal at yung drainage, magputol ka ng puno, sure, no problem. Okay? Pero, pag naningil ang kalikasan, aba, you're doomed. Deforestation at pagkakwari dyan sa mga bundok malapit sa Metro Manila. Ano yung mga bundok na yun? Yung bundok ng Rizal, yung Sierra Madre. Ang daming nagkakwari dyan. Okay? At kapag kinalbo mo ang kagubatan dyan sa area na yan, ang magsasuffer, Metro Manila rin. Why? Kasi yung tubig na nanggagaling dyan, bumubuhos papuntang Manila eh. Yung Typhoon Ondoy ay isa sa mga example ng ganti ng kalikasan. Dahil sobrang kalbo na ng mga bundok sa area na yan ng Eastern Manila, at talagang sobrang naningil siya ng bonggang-bongga nung time na yon. Sipin mo nga naman, ilang araw na umuulan, at kahit anong pilit natin na iwasan yon, wala naman ng sisip-sip ng baha. Okay? Wala nang kukuha yan, kahit anong pilit mo. Bakit? Sementado na halos lahat ng lugar dito sa Manila eh. Kung gusto mong mag-feeling barbero at gusto mong kalbuhin lahat ng kabunduan sa Pilipinas, aba, wag mong gawin yan dito malapit sa Metro Manila o sa kahit iba pang lugar ng Pilipinas na maraming taong nakatira. Gusto mong magkalbo ng kagubatan? Sure, gawin mo yan doon sa mga walang taong nakatira. Maghanap ka, ang dami-daming isla ng Pilipinas, doon mo yan gawin. Pero wag doon sa mga taong may mga nakatira kasi sila ang magsasuffer kapag bumuhos na ang baha. Alam mo, masarap mabuhay sa lugar kung saan ang ating kalikasan at ang ating pamayanan ay, alam mo yon, interconnected at nakikinabang sa bawat isa. Kaya sana, huwag natin samantalahin ang ating kalikasan. Maging vigilant tayo. Maging disiplinado tayo. Dahil kapag siningil tayo ng kalikasan,
baka madamay pa, pati ang ating kinabukasan. I'm Jack Logan, and this is The Green Planet.